So ayan, magandang umaga sa inyo mga bro. Kakagising ko lang. Tayo magkape muna. Una, gusto ko lang magpasalamat sa Diyos kasi meron pa tayong pagkakataon para makapag-share tayo ng mga wirings, tutorial patungkol sa ating mga motor. Ngayon mga bro, balit kahapon, mayroong nagtanong sa akin kung pwede daw gumawa tayo ng wiring diagram ng DC-CDI. So ngayon araw mga bro, yun yung sasagutin natin. Paano ang connection at ang wiring diagram ng DC-CDI. Ayan, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga videos na i-upload natin. Shoutout nga pala sa aking mga subscriber. Sana huwag kayong magsawang sumuporta sa ating channel. Ayan mga bro, umpisa na natin. Ayan mga bro, gumawa muna tayo ng mga drawing para mas maintindihan nyo. Ito po yung CDI natin, kung nakikita nyo lahat ng connection nya, drawing ko na rin para mas maintindihan nyo talaga kung saan nakakonect yun CDI. So unahin natin, meron tayo dyan na battery, meron tayong stator, meron tayong pulser or trigger mga bro, at yung CDI, meron tayong ignition switch, yan yung susian natin mga bro, meron tayong ignition coil at meron tayong spark plug. In GK pa yan ha, nakita nyo. Yan mga bro, ang tanong sa akin kahapon, bali hindi lang yung isa na comment mga bro, marami sila, ano daw ang connection ng DC-CDI? Bali mga bro, meron na akong ginawa nito, mga wiring diagram ng CDI, kaso nga ang tanong nila talaga kung saan nakakonect para daw mas maliwanag. Kaya yan mga bro, sana makatulong sa inyo. So itatanin natin ipaliwanag ng maayos. Unahin natin mga bro, DC-CDI o direct current CDI, kasi ang pagkukunan ng supply nito hindi na manggagaling ng stator, kaya sinasabing DC-CDI mga bro. So paano ba ang wiring diagram nito mga bro? So unahin natin, kung nakikita nyo ito, yung CDI natin mayroong apat na terminal yan. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yung CDI pala mga bro, iba-iba ang terminal niyan. Mayroon tayong 5-pin CDI, may 6 pins, may 8 pins. Pero ang pag-uusapin nga natin ngayon, paulit-ulit na tayo, DC-CDI. Ayan, so unahin natin. Itong sa baba mga bro, ito po ay papunta ng ground. Ground mga bro, tandaan nyo, so i-connect natin. Kung nakikita nyo yung battery, meron ding ground dyan. Meron tayong positive ground. So pwede natin ipag-connect dito yan. So connect natin. Oh, ba't kulay pula ito? Wait lang mga bro ha, wala tayo ng marker. So ayan, unahin natin ito, yung ground. Pwede natin idikit yan sa battery. Yan, sa battery. Kahit ito mga bro, kahit hindi sa battery, kahit hindi siya sa battery, basta ground. Ha mga bro, sa body ground, pwede yan, papunta siya ng ground mga bro ha. Ayan, tapos na tayo dun sa isa. Ngayon, dito naman tayo sa isa. Yung sa taas niya mga bro, ito po ay pulser or trigger or pick up, yan ang mga tawag nila dyan. Ngayon, saan ba nakakunik yan? Kaya ako nag-drawing ng stator, kung nakikita nyo yung stator, walang connection yan. Pero may mga wiring siyan mga bro ha, pero hindi ko na nga nilagyan kasi pagulo lang yun. Kasi hindi naman tayo nakapokus dun eh. Dito lang tayo sa pulser. Kung nakikita nyo dun yung pick up yan, yung tinatamaan ng dun sa may flywheel, yung parang bukol. So ito po yon, ito po yung tinatawag na pulser mga bro ha. Ngayon, may isang wire yan. Ayun yan, dito nakakunik yan. Ayan, so dito nakakunik yan. Ngayon, para mas maliwanag, lagyan natin ng kulay, color coding. Ito kadalasang kulay green, yung sa ground. Ito naman, depende sa motor mga bro ha. Depende, kasi iba-iba yan, Suzuki, Kawasaki, yung Honda tsaka mga China, halos parehas lang. Ang kadalasan na kulay nito ay blue-white. Blue-white mga bro. Blue with white na stripe. Minsan naman, blue-yellow mga bro. Ayan. So dalawa na lang. Itong isa, ito po ay papunta ng ignition coil. Ayan. So ito ay papunta ng ignition. Ayan na nga yung ignition coil natin. Ayan, kasi meron tayong ignition coil. Kung nakikita nyo naman yung ignition coil, meron pa dito. Ito ay papunta ng ground mga bro. Ayan.
So, bali pala mga bro, pag nakakita kayo ng ganitong symbol, ground dyan, kahit sa electrical, ganito ang ginagamit nilang symbol dyan. Ground dyan, ha? Naku, lumabo. Ayan, ground. Tapos, meron tayong spark plug, at meron tayo dito. So, ito lang, magkadikit lang yan. So, ang tawag naman dito, sa wire na ito, high tension wire. High tension wire. So, ngayon mga bro, huli na tayo. Itong isa, ito po ay 12 volts. Papunta po ito ng accessory wire. So, ito, meron tayong ignition switch. Kung hindi nakakaalam sa ignition switch, ito po yung ating mga susian. Sabi ko nga sa inyo, dun sa mga naunang vlog ko, ang kadalasan talagang DC-CDI, dalawa lang ang susian niya. Kasi wala siyang kill switch na tinatawag. Kaya, itong isa, papunta po ito ng accessory wire. Ayan, dahil dito, papunta tayo ng accessory wire. Pasensya na kayo mga bro, medyo magulo yung drawing natin. Kakagising ko lang eh. Ayan. Tapos, ito, papunta ito ng battery mga bro. So, ganun lang, kasimple mga bro. Tapos, papunta ito ng, dadaan muna tayo sa fuse, papunta siya ng battery. Ngayon, ganito yan mga bro. Kung nakita nyo, meron tayong battery. 12 volts pala ito ha, para detalyado tayo. So, 12 volts battery yan. Ngayon, ito, may supply ang 12 volts hanggang dito sa ignition. Ignition. Ngayon, pag sinusian nyo, magkakaroon ng supply ito, mayroon na rin si DC. Kaya DC siya kasi kung babaybayin nyo mga bro, ibig sabihin, dito siya kumuha sa 12 volts battery. Kaya naging DC-CDI siya. Yan mga bro ha. Tapos, yung sa taas ng DC, papunta siya ng ignition. Ay, nga pala, yung color coding nakalimutan natin. So, ito po ay black-yellow. Black-yellow. Para mas maintindihan nyo maintindihan mga bro. Black, may stripe siyang yellow. Ayan. Tapos ito, kadalasan ito, kulay black lang. Kulay black. Ayan mga bro ha. Oh, kompleto na tayo kung nakikita nyo. Ganito lang po yung wiring connection o wiring diagram ng DC na CDI. So review tayo. Yung CDI, yung una, ground. Yan, papunta siya ng battery. Yan. Pero kahit hindi sa battery nakakonect yan mga bro, kasi kahit sa body ground, gagana pa rin ang CDI mo. Ngayon, mayroon tayo sa taas. Papunta naman siya ng pulser mga bro. Ito naman yung pulser. Ito yung nagbibigay ng signal para maibato nito ang kuryente papunta dito sa blow yellow at sa ignition coil, nagpapalakas naman ng kuryente para naman mag-supply sa spark plug. Ngayon, sa spark plug naman ang sumusunog doon sa pinagsiksik ng piston na air and fuel at boom, sabog. Yun ang power ng ating mga motor, mga bro. Ulit, yan, tapos na tayo sa pulser, black-yellow, tapos na tayo at yung black yan. Pero ito mga bro, ito pala, ito naman mga bro ang tinatawag ng accessory wire ha? Accessory wire, accessories accessory wire yan. Pero hindi ko na sinama dito mga bro, pero yung accessory wire na yan, maraming sinamahan yan. Dito kumukuha ng supply yung busina, yung signal light, yung headlight kung naka-battery operated, yan. Tapos yung tail light, yung brake light, so maraming sinamahan ng accessory wire na yan. Ayan, napakahalaga niya mga bro ah. Ayan, tapos na tayo mga bro. Sana nakukuha niyo mga bro. Ganun lang mga bro yung koneksyon ng DC-CDI, napakadali lang naman. Yung stator kung nakita nyo, wala na siyang wiring kasi DC nga siya. Ibig sabihin ng DC, doon na siya kumuha ng supply niya sa battery, hindi na siya stator drive. Yan mga bro. Sana may rewind natutunan at kung meron kayong gustong itanong, huwag niyo pong kalimutan yung comment at sasagunitin natin yan. Yan.